Susan Bayan! Susan! Susan! Dumating na ang takdang oras, Miguel. Kailangan malaman na natin kung sino sa ating dalawang tunay na sugo. Walang duda, Amante. Pagkatapos ng labanang ito, ako ang kikilalaning sugo. At sa akin rin mapupunta si Isabel. Ha! Diyan ka nagkakamali, Miguel. Pinaghandaan ko yata ang pagtutos natin. At wala rin duda na ako ang pipiliin ni Isabel. Tama na, Satsat. Umpisa na ang laban. Tama na! Itigil yung labanang ito! Miguel! Amante! Huwag na kayong mag-away! Magkapatid kayo! Magkakambal pa! Bakit kailangan dumanak ang dugo sa pagkita niyong dalawa? Dahil isa lang ang dapat matira sa amin dalawa. Isa lang ang dapat hirangin sugo. At isa lang ang dapat magwagi sa puso ni Isabel. Kambal ba ang mga anak mo? Don't worry! May parenting tips kami para sa iyo. Itong white part. So ito, para... isang high-tech na paraan para malaman kung may cancer ang isang tao nasa Pilipinas na. Balat na nangangati, nagsusugat, at may kaliskis. Nako, hindi kaya yan psoriasis? At let's bring it on! Ang inyong ikot, maglalaro ng badminton! Tatalunin ko ito eh. Kung ngayon, iibahin natin ang laban. Napatunayan ninyo na ang lakas niyo sa labanan. At magkapantay lamang kayo. Ngayon, titingnan natin ang galing niyo sa pagluluto. Pagluluto? Oo. Kung sino sa inyo ang makapagluluto ng pinakamasarap na ulam gamit ang sugpo, siya ang mananalo. Siya ang hihirangin sugo at siya ang pipiliin ni Isabel. Tinatanggap niyo ba ang hamon? Oo, tinatanggap ko. Ako rin, tinatanggap ko. Bueno, umpisa na natin ang laban, ha? Nako, baby! Isa-isa lang mahina ang kalaban! Ito ang everyday drama ng mga magulang na may anak na kambal. Kagaya nitong sina Joe at Raymond, unang panganak pa lang, kambal na ang isinilang. Tawag sa kambal, Gabriel and Daniel, animoy mga anghel. Pero sa sobrang kulit ng mga bata, para na rin sumabak sa extra challenge ang mag-asawa sa pag-aalaga. Pareho silang makulit tsaka malikot. Pero yung panganay ko, parang binubuli niya. Binubuli niya yung bunso. So, mas ano siya, mas parang dominante lang, parang siya. Dominante siya. Mas, parang talagang mas, feeling niya ate siya. May iba pang bumabagabag sa mag-asawa. Yung paano mo palalakihin yung kambal mong anak na hindi nila ma-entertain yung ganung thought na rival sila. Minabuti namin pumunta kay Teacher Fanny, isang child development expert, para matugunan ang mga tanong ni Joe at Raymond. Tandaan natin, magkaibang tao sila, dalawang tao pa rin sila. Isang mahalagang aral na dapat ituro sa mga kambal ang pagbibigayan. Hindi dahil sa hindi maganda yung pantay-pantay, pero kailangan natin sila ihanda na harapin yung di pagkakapantay-pantay. Hindi rin daw dapat maging issue kung sino ang naunang ipinanganak sa dalawa. The hierarchy is an illusion. Kasi mayroong mga younger na mas assertive kaysa sa older. Sa pagpapalaki ng kambal, importanteng suportahan ng mga magulang ang kanya-kanyang interes at talino ng mga bata. Dapat ding ilagay sa iba't ibang social situation ng mga bata. Hindi kailangan magkasama sila palagi. Pabayaan sila paminsan-minsan na makipaglaro o makipag-interact sa ibang bata para umusbong ang sarili nilang personalidad. Para naman makatipid ang mga magulang ng kambal, hindi kailangan tigdadalawang gamit lagi ang bilhin. Mas mainam na matutunan nilang maghiraman o mag-share. Tipid din kung bibili na kayo ng maramihan. Sa mga nagtatanong naman kung totoo nga bang magkakaanak ng kambal ang isang babae kapag kumain siya ng kambal na saging. Well, I'm sorry to tell you, pero ayon sa mga doktor, hindi po yun totoo. At bagamat may paniniwalang nasa lahi ang pagkakaroon ng anak na kambal, hindi rin daw ito garantisado, ayon sa mga eksperto. Oh, ayan ha, nagkakalinawa na ba tayo? Pero wait, meron ding isang mami na gustong mag-share ng experience niya sa pagpapalaki ng kambal. Sino kaya ito?
At ito po tayo ngayon sa set ng C. Siyempre, binisita natin si Carmina Villaruel dahil alam naman ho natin na itong si Carmina, sinuwerte. Suwerte dahil kambal yung kanyang unang pagsisilang. Alam mo natin kung paano ba pag ikaw ay may anak na kambal. So, Carmina, good morning! Good morning! Okay. Kailan mo nalaman na yung pinagbubuntis mo ay kambal? First month pa lang nalaman ko na kambal yung magiging anak ko. Kasi in-ultrasound ako, tapos nakita na kagad nung doktor na may dalawang sac. So, kumusta naman yung panganganak mo? Cesarean ka ba o normal? Actually, ganito. Para rin akong dalawang beses ng anak. Oh my God! Kasi 16 hours akong nag-labor, tapos 2 hours na akong umiire. Parang nahihirapan na yung heartbeat ng lalaki ko. Kasi babae, lalaki. So, kung normal delivery, ang una talaga lalabas yung girl. Parang nakapag-racing niya at itong lalaki. So, nakapag-racing siya dun sa girl. Nag-ipit-ipit na sila. Yung parang naiyan, ganyan, na-spack na sila. So, syempre, nung nag-minomonitor yung heartbeat ng lalaki. So, mihina. Oo, so sabi ng mga doktor, parang, I'm sorry ma'am, but we have to open you up. So, nagsasayan ka rin. Oo, kaya ako naman sabi ko, okay, go! Hello. Paano naman yung experience mo sa pag-alaga ng kambal? Toka-toka kami. Toka-toka. Yung si Maverick, yung lalaki, kay Zorin, yung babae sa akin. Okay. Ang dami ko mga binabasang books, yung mga what to expect, what you're expecting, tapos yung how to breastfeed twins, yung mga ganyan. Yung paano mag-alaga ng mga bata. So, hanggang binabasa ko, sinasabi ko sa kanya, oh, ganito pala yun, ganyan. So, malaking tulong talaga yung nagbabasa ka. Aside from yung experiences mo, kunwari, let's say, from your sister or sa mga kaibigan mo, yung marami kong tanong eh. So, ngayon, medyo malalaki na yung baby mo. Ano yung pagkakaiba ng personality? Si Cassandra, yung girl, ako. Ni nga ang tawag ko. Kasi ang arte po niya, sa andaldahan, parang lahat kinakausap niya. Yung little boy ko naman, lalaking naman ito. Yung ang nakuha naman niya kay Zorin, diba kung yung babae, parang ako, si Maverick man parang si Zorin kasi mahihain. Sabi pag kambal daw, parang kambal daw yung bitoka niya. Nakakaranas ka ba na pag nagkasakit yung isa nagkakasakit, dahil sumasama din ang pakiramdam? Ganun. Kasi we sleep in one room. Okay. Yan. Pero may mga times naman na kahit may sakit yung isa, hindi naman nahahawa yung isa. Ano yung mga challenges ngayon sa pagpapalaki, pag-aalaga ng kambal? Yan. Umpisa pa lang talaga, alam ko na yung pagdidisiplina. Alam ko na hindi madali ang magdisiplina ng anak. Eh ako mga anak pa. Hi! Doble nga ang hirap, pero doble rin ang saya ng pagkakaroon ng kambal. Ang mahalaga lang, dapat itong mapaghandaang mabuti ng mga magulang. Little Princess, si Ira. Tila walang pinagkaiba sa ibang bata. Pero alam niyo bang may bumabagabag sa batang ito? Isang mabigat na pasanin para kay Ira ang pagkakaroon ng psoriasis. Para pong ayoko na po kasi mag-aral eh, kasi po lagi-lagi po akong tinutukso ng mga kaklase ko. Sabi, pasabugin ko yung tenga mong mga puti eh. Oh, Ira, maganda ka na nagpapasok at tanghali niya. Hindi ako pumasok. Bakit na naman? Tutuksoin lang nila ako sa tenga ko. Tulad ni Ira, nagdurusa rin sa sakit na psoriasis ang mami na si Claire. Nag-start po siya nung 19 years old ako. Tapos sa scalp lang po siya noon. Then, nung akala ko po sa trabaho lang, kasi sabi nila stress daw siya. Tapos, ni-stop ko po yung pagtatrabaho, tapos ganun pa rin po siya. Hindi naging madali para kay Claire na tanggapin ang karamdaman. Pag lumalabas ako, nagsusot akong jacket at bandana para hindi siya gaano mapansin. Kasi yung ibang hindi nakakaalam na hindi siya nakakahawa, parang tingin ko parang naiwas sila. Upang maliwanagan ng husto sa sakit ng psoriasis, sinamahan namin sina Ira at Claire sa eksperto. Ayon kay Doc, ang psoriasis ay sakit kung saan nagkakaroon ng mapupulang patche na napapatungan ng makapal at maputing kaliskis ang balat. Isa siyang sakit na involves the immune system kasi ang T cells na tinatawag hyperproliferative, yung tinatawag na epidermal turnover, mabilis. Kaya pag nakakita ka ng pasyente na may psoriasis, makikita mo makakapal yung lesions nila. Kasi kung normal individual, nasa 28 to 45 days yung turnover. Pero pag may psoriasis ka, nasa 3 to 4 days lang siya.
Ang psoriasis chronic, matagalan na sakit yan. Relapsing, pabalik-balik. Maraming uri ng psoriasis. Pangkaraniwan ang chronic plaque na tulad ng kay Claire kung saan ang mga patsi ay malaki, mapula at napapatungan ng makapal na kaliskis. Ang tulad naman ng kay Ira ay tinatawag na inverse kung saan ang patsi ay makikita sa magkadikit na balat ngunit ito'y walang kaliskis. Mayroon discourse psoriasis kung saan ang anit ay namumula at mayroong kaliskis na mas makapal sa balakubak. Ngunit ang pinakamalala sa lahat ay ang postural psoriasis kung saan ang malaking bahagi ng katawan ay namumula, may maliliit na butlig at nagnanana. Ayon kay Doc, nakapagpapalubha ng psoriasis ang impeksyon, labis na pag-iisip o pag-aalala, pag-inom ng alak, pagbubuntis, paghina ng resistensya at pag-inom ng gamot o oral steroid. Wala pa raw natutuklas ang gamot upang tuluyang gumaling ang psoriasis. Ngunit may mga paraan upang makontrol ang mga sintomas tulad ng paglalagay ng moisturizer upang maiwasan ang panunuyo ng balat at lalong pangangapal ng kaliskis. Iwasan din gamutin ang mga patse upang di ito lalong dumami at magsugat. Makabubuti rin daw ang bahagyang pagpapaaraw. Higit sa lahat, kumonsulta sa doktor. Ang treatment niya individualized. Hindi siya dikahon. So ang mahirap na magsabi ka ng exact treatment because you have to see the patient. Kailangan each patient would have an individualized treatment. On top of that, merong psychodermatology. Kasi chronic eh, ang tagal pabalik-balik. At ang pinaka-importante, ang psoriasis ay hindi nakakahawa. Maituturing na panghabang buhay na kondisyon ang pagkakaroon ng psoriasis, kaya isang organisasyon ang binuo para sa mga pasyente. Meron kaming psoriasis club na tinatawag na ini-involve namin yung pasyente, yung mga kamag-anak, to inform the public what psoriasis really is. The most that we can do is to understand the condition. Sa ngayon, kasapi na sina Ira at Claire sa SOAR Club upang matulungan silang harapin ang pagsubok na pinagdaraanan. Si Ira, unti-unti nang pinag-aaralang tanggapin ang sakit sa murang edad. Si Claire naman, tila natanggap na ang sinapit. Sa akin po, hindi ko na po tinatago ito eh. Kasi po, pamilya ko naman masyad, supportive po sila sa akin. It's time to play badminton. Swish! Swoosh! Zoom! Ganyang kabilis kumalat ang popularidad ng badminton. Kung dati larong kalsada lang ito, ngayon ay usong-uso ng ehersisyo. Lahat kasi dito gumagalaw, mata, kamay, paa. Kaya nagugusto ng mga tao eh. Wapak! Pati ako'y tinamaan na ng badminton bug, kaya let's play ball! Gagamitin ba natin lahat dyan? Ba, para suko ng mga kaya. Paano ko ito makuubol? Nako, mukhang mapapasabak ako sa training. Para di mabigla ang katawan ko, kailangan ko muna mag-stretching. Ito ang raketa. Marerentahan ito ng 70 pesos bawat oras. Ito naman ang shuttle cup. Pwede ito mabili ng halagang 50 hanggang 60 pesos bawat isa. Yung paghawak mo raket, dapat parang shake-hand mo lang siya eh. Paano ka mag-shake-hand kung hindi yung paghawak mo raket? Unang itinuro ang proper form o ang tamang paghawak ng raketa at tamang galaw ng paa. Importante raw ito para mabalansi ko ang aking katawan pagpalo ng bola. Pangit! Eh, kasi ituro sa probinsya. Sa probinsya kasi sa bukid lang kami nagbabadminton. Malay ko mo dyan. Tip pa ni Edward, dapat ako ang lumapit sa bola para mas may puwersa. Next lesson, footwork. Skip sideways. At skip backwards. Pagalitan tuloy. Seryoso ito. Sige Edward, I'll try ha. Ready? Paano atras ko? Ganyan? Mali! Mali! May
may iba't ibang klase rin pala ng tira sa badminton, ang drop shot. Kailangan yung step mo. Yan. Ah, para sasaluhin mo? At backhand. Yan ang backhand. Ah, ganun? Step right. Ay, parang hirap. Yan, hirap. Ganyan? Yeah. Akala ko kasi, basta palo lang ng palo, okay na ako. Okay. I can ball. Ano ba ang dapat kong matutunan? Pag nagsiserve kasi, dapat hindi mo ma-error yung serve mo kasi saka ka lang makapoint pag serve mo eh. Okay. Parang nanditiri ka lang sa bola. Yeah. So, mali ba yung pag sa paglalaro kay serve mo yung alakas? Pwede rin. Ganun yung... Pwede rin ganun. Pwede rin. Uh-huh. Pero pag doubles dapat kasi mababa ang serve mo. Ah, pag doubles. Doubles ang tawag sa badminton match kung saan apat na tao ang naglalaro. Yan ang isa sa dahilan kung bakit kinagiliwan ito ng maraming tao. Sabay-sabay na kayong nakakapag-exercise, sama-sama pa kayong nag-enjoy. Pero dahil beginner pa lang ako, one-on-one muna ang labanan. Sige hataw, kita nyo naman, todo bigay ang lola nyo. May kasama pang muso yan, diyan ko kinukuha ang buwelo ko. Akala nyo madaling tingnan ang ginagawa ko, ha? Pero sa totoo lang, maaari kayong mag-lose ng hanggang 10 pounds sa loob ng isang buwan sa badminton. Pero siyempre, may kasamang diet yan. Inirekomenda na maglaro 4 times a week for about 3 to 4 hours per session. Kayanin ko kaya yon? O hindi? Kaya break muna. Siguro sa una. Tatalunin ko to. Tatalunin kasi Eduardo. Yamiyang papahinga lang siya. Pag-uche. Habang ako'y nagpapahinga, let me tell you more about this game. May iba't ibang rates sa mga badminton court kung saan pwede maglaro. May ilang nagre-require ng membership fee at may ilan naman na hindi. Dito sa Star Smash, 3,500 ang annual fee pero may special rates ang members. Depende rin ang bayad sa araw at oras na kayo'y maglalaro. 400 per session naman ang bayad sa mga instructor kung gusto nyong magpaturo. Kung gusto nyo namang gumamit ng sariling raketa, maaari bumili sa mga sports shop sa halagang 1,600 hanggang 6,000 pesos per piece. Let's get on with the lesson. Hit me, baby. Hit me. Cancer? Cancer? Nakakatakot yan, ha? It's scary! Maka-addit yan! Cancer, mga lakad na hindi natutuloy. At huwag lalabas, baka makagat ng aso dahil may rabies yun. Iba't iba malamukha ng cancer, ang katotohanan, ito'y isang nakakatakot na karamdaman. Kaya hanggang maaga, dapat ito ay madetect na o malaman na. Ito nga, may sumulat sa akin, isang mister, nag-aalala siya sa karamdaman ng kanyang asawa. Baka daw kasi, cancer ang nararamdaman ng misis niya. Conadri, sarap yan. Maayos ang kanilang pamumuhay kasama ang dalawa nilang chikiting. Ako siguro, hanggang kaya ko, hanggang may lakas ako. Sabi nga nila eh, sabi nga nung matatanda eh, pagmamahala ng isang mag-asawa ang nagbibigay sa mga anak. Isang araw, may naramdamang bukol sa kanang dibdib si Brenda. Para siyang tinutusok ng karayong. Yung kirot niya. Tapos, isa niya pinapatulog. Nabagabag ng matindi si Arthur, kaya naisipan niyang sulatan ang aming programa. So, sumasakit ka ba? Opo, mag-irot po siya pagka. Dininig namin ang hiling ng mag-asawa. Sinamahan namin sila para subukan ang pinakabagong teknolohiya na ginagamit sa pagtukoy ng cancer. Ngayon lang nagkaroon ng ganito sa Pilipinas, ang C12 Protein Chip Cancer Detection System. Ayon sa pag-aaral ng Health Digit Philippines, cancer ang number 2 killer sa buong mundo. Sa Pilipinas, ito ang pumapangatlo. Habang tumatanda ang isang tao, lalo na sa pagsapit sa edad na 40, tumataas ang posibilidad na magkaroon siya ng cancer. Mas maganda ho ang prognostication. Ibig sabihin, kapag maaga natin malunasan yung problema, mas matagal yung buhay ng pasyente. Paano ba ang proseso ng C12? Una, kukunan muna ng blood sample ang pasyente. Siyempre, tapang-tapangan ako. Eto at ako na ang nauna. Ayan, ako muna yung magta-try.
Eh, sanay naman akong kinukunan dito. Parang kagat lang to ng ano, ng langgam. Kinukunan ako kaya lang di makita yung ugat ko. Nagtago na lahat. Pinupis, ha? Oo. Kabila pa tayo. Check. Parang may ugat. Sa tugot kaya. Ano ba rin siya? Akabado rin si Arthur para sa asawa niya si Brenda. Batay sa proseso ng sitwag, kapag may namumuong cancer sa katawan, naglalabas ito ng isang substance na kung tawagin ay oncoprotein na humahalo sa dugo natin. Kung kaya't sa pamamagitan ng sample ng dugo, madaling matutukoy kung may cancer cells na tumutubo. May mga tumor na hindi mo makapa, like in sa lungs, sa baga natin, o doon sa bituka, sa colon. Kadalasan, third stage or fourth stage na kapag ma-discovery. Matapos kumuha ng blood sample. Ito na po yung nakuha na sample. So, 3 ml siya. So, after that, so, ito yung whole blood. Ang kukunin lang po natin, ito na siya. Yung kulay dilaw lang. Serum po yung tawag doon. So, yun yung ititest natin para doon sa procedure. Ang serum na humiwalay sa dugo ang kukunin at ilalagay sa chip na tulad nito. So, bawat isang well, ibig sabihin niyan, isang pasyente. Pagkatapos, ilalagay ang chip sa computer o chip reader. Makalipas ang halos isang minuto lang, agad nang lalabas ang images o mga resultang tulad nito. Through image, makikita mo na rin talaga kung positive yung pasyente or hindi. Kasi makikita mo, very bright yung image niya. So, at kagaya nitong patient number 4, tatlong tumor marker yung nag-positive sa kanya. Pero aside from that, etong machine, nag-automatic siyang nagbibigay na talaga na result. Yung value niya mismo. So, lalagay ko natin yung sa chip. 87% ang accuracy level ng resulta. 10 uri ng cancer ang maaaring ma-detect agad sa C12. Hepatocellular cancer, lung, prostate, pancreas, gastric cancer, esophagus, ovarian, uterus, colon at breast cancer. Sa resulta, malalaman agad kung anong uri ng cancer cell ang maaaring mayroon ang isang pasyente. Let's say for example, naking lumabas sa ovary mo, may problema, you can now go back to your OB-GYN sa iyong doktor para yung further na gagawin mo, mabigyan ka naman nila ng advice o you go now to further consultation ngayon. Tumor marker ang tawag sa mga bahagi ng katawan kung saan maaaring posibleng mumuo ang cancer. Bukod sa 12 tumor markers na agad ini-examine sa C12, mas matipid din ang proseso ito kung ikukumpara sa paisa-isang pagpapa-examine ng bawat tumor marker sa mga ospital. 4,800 pesos ang C12, samantalang aabot sa halos 28,000 kung susumahin ito sa ibang ospital. Isa pang advantage ngayon ng ating tumor marker is that yung sinasabi na monitoring. Kasi maaaring lumipat. Hindi lang ang mga taong may nakakapang tumor ang pinapayong sumailalim sa C12, kundi pati mga taong may family history ng cancer o mga taong mas mataas ang risk na magka-cancer dahil sa sobrang paninigarilyo o pag-inom. Maghihintay pa na 3 araw ang mag-asawa para sa resulta. Kahit paano, bahagyang naibsan na ang kanilang pangamba. Masaya, kami na mapanood sa hindi ko po inaasahan na ganito kong mayayari. Oo, so ngayon, kahit hindi mo pa alam, parang ano ka ba, meron ka bang peace of mind, ganyan? Opo. Mm-hmm. At konti po nabawasan po yung iniisip ko, kung ano po to. Ang cancer ay isang nakakatakot na karamdaman. Pero kung ito'y agad malalaman, maaari itong maagapan. Kaya alagaan at maniguro sa ating kalusugan. Huwag umasa sa mga hula-hula lamang. Libra, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, patay na ang kabayo. Aris, huwag magsuot ng... Oras na para tikman ang niluto nina Miguel at Amante. Para sa'yo, naghanda ako ng sinampal na sugpo. Ako naman, naghanda ako para sa inyo ng tinadyakang sugpo. Pwede, Isabel, tikman mo na ang niluto nila. Masarap, ngunit mas masarap ang sugpo ni... Miguel! Yes, yahoo! Ikaw nga, Miguel! Ikaw ang sugo! Ikaw ang nagwagi ng aking puso!
Huwag kang mag-alala, Amante. May surpresa ako sa'yo. Surpresa? Ano yun? Siya si Isadora, ang nawawalang kakambal ni Isabel. O, diba? Happy ending! Kay Susanta!